Ayun, so good evening sa inyo guys. Habol tayo dito sa ating cryptocurrency. So review ulit tayo, August 23, 2021. So nakita nyo si Grod doon sa ating PSE stock market review. So umarangkada po itong si Bitcoin. So yung hula ng mga analysis natin or analyst is lumapas na nga po siya ng 50,000. So very bullish na po yan guys ha. So halos pares na tayo doon sa peak. Bago tayo magkaroon ng crash is umabot siya dati ng 60,000. At then nagkaroon nga siya ng mga negative news gawa ng crackdown ng mga cryptocurrencies sa China. Pero ngayon, umarangkada ulit siya. So meron tayong catalyst kaya biglang umarangkada po itong si Bitcoin at yung ibang cryptocurrencies naman natin. So nakita nyo na kanina, sinabi ko na rin, is yung ating PayPal. Yun yung isa sa mga tinuturo po siya. Kasi major ano yan eh, major exchange si PayPal natin. Tapos gagamitin is pwede na mag-trade ng mga cryptos. So meron na mga financial institutions na gumagamit sa kanya. Very, very good news po sa ating crypto naman. Kaya sabi ko sa inyo guys ha, kung hindi ko pa nakasubscribe, subscribe ka na dito kasi i-monitor natin itong ating mga cryptocurrencies naman. Okay, so pag-usapan pa rin natin yung mga major currencies, si Bitcoin, si Ada Cardano, si Dogecoin, hindi yan mawawala, yung tatlo natin. Kaya itong si Ada natin, so umarangkada pa rin guys ha, so talagang ano ha, pinuputan siya ng mga traders. Ang ganda ng galaw niya, dire-diretso. Si Binance natin, BNB, is okay din yung galaw. So, syempre, in-accept na yung mga cryptos doon sa isang exchange natin, finance exchange. So, kaya gamit na gamit itong si Binance natin. And then, di ba, sabi natin, yung ating mga, yung ating NFT games. So, yan yung isa sa mga good catalyst din ng ating cryptos. At isa sa mga major currency na nagsusupport sa kanila is yung ating Binance Smart Chain naman. So, meron tayong top gainer ngayon, itong si WAXP kasi kakalis niya dito kay Binance. Si Loopring is okay din siya. So, hindi ko rin kilala si Loopring pero basahin natin mamaya yung catalyst. And then, itong si Doge. Siyempre, si ano, si Mr. Mark Cuban naman yung na-hype ulit sa kanya. Kaya lang yung price action niya hindi masyadong explosive. Pero tignan po natin kasi medyo maraming nakatutok po dito kay Dogecoin naman natin. Okay? So, pakibasa na lang po yung ating disclaimer. So, sabi natin, personal study lang po ha, yung ginagawa natin for educational purposes. So, not a recommendation para mag-buy, sell, or hold po ng mga cryptocurrency. So, mas malaking risk dito guys ha, as compared sa PSE. Sa PSE, basta mag-stay ka dun sa mga fundamental stocks, no need to worry too much. Pero itong crypto, kailangan bantay sarado ka kasi di natin alam kung kailan siya magkakaroon ng malakas na pullback naman. Okay? Then, as usual, kung bago lang dito sa ating crypto channel, so subscribe ka dito guys para updated ka kasi may combination tayo dito na ginagawa. Yung ating trading, so kagaya sa PSE market dito sa ating Palaboy Trader crypto channel, meron tayong mga daily uploads. Basta bacon tayo sa kanya, nag-upload tayo. And then, sisingit natin yung ano, yung ating mga NFTs, yung ating play to earn na mga games dito. So, hindi lang pambata. Kasi, pwede mo kasi pagkakitaan yung iba. Itong blinag ko nung last weekends or 2 days ago, itong si My Diffy Pet. Hindi pa naman to ano eh. Hindi ka pa pwedeng mag-play to earn sa kanya kasi hindi pa siya masyadong accepted. Yung launching niya hindi masyadong natuloy. So, tingnan mo na lang yung ating vlog sa kanya later on. Mga ganyan po ilalagay natin in combination sa trading naman natin. So, check mo na lang yung mga naka-post dito. So, lalagyan natin mga karga yung mga sections natin kasi kakaumpisa ulit natin kasi nga nasilip natin yung bull run ng ating cryptocurrencies. And then, guys, yun sa mga stocks naman, yung mga gusto magbasa is bisitahin mo yung ating BodegaPik. At then, sabi ko sa inyo, kung gusto mo ng guide, kahit dito sa crypto, guys, nagmamonitor din tayo ng mga cryptocurrencies natin kung sino yung mga umakyat. And then, yun yung mga nilalagyan natin na analysis. Kung gusto mo ng guide, pwede ka rin sumabay dito sa ating membership dito po sa ating Patreon account. So, may section dyan. Sinara ko muna, September 2 po yung ating opening. So, be prepared na lang kasi marami po nag-aakyatan talaga ng cryptos as of this time naman. Okay, so overall picture, tingnan natin. So, ito yung nabanggit natin kanina. So, very good yan guys ha, kasi nakalampas na tayo ng 50,000 level. So, congrats sa mga investors po ng ating cryptocurrencies. Umaarangkada po yung ating mga cryptos as of this time. So, makita mo naman,
puro green sila, di ba? So sabay-sabay yan. Basta green po si Bitcoin, majority niyan is green din po siya. So si meron mga namumula-mula pero kokonti lang. So yung probability na mag-gain ka ngayong araw na to is medyo mataas. So sabi ko sa inyo, hawak ko itong si Binance kasi di ba nag-ano ako, nag-invest ako sa mga NFTs, play to earn games. Naghanap ako ng mga pwede nating lagyan ng investments. Kinonvert ko muna yung USDT ko sa BNB habang naghahanap ako, and then suddenly nagkaroon siya ng spike. So parang timing yung pagkakapasok natin. So hindi siya based on trading, based on timing lang siya kasi nga gumanda yung sentiment ng ating cryptocurrency. So anyway, overall naman is okay siya. Kahit siguro alin dyan yung napili mo, basta maganda yung trend, is meron kang gain for the day naman. So congrats po sa mga crypto natics po natin, okay? So, tingnan natin yung ating mga galawan. So, unahin natin si Bitcoin, syempre, yung ating pinaka-leader dito sa ating cryptocurrencies. So, maganda na yung galaw niya, guys. Oh, na-breakout na pala niya yung nilagay natin na 48,000 resistance kasi nga nandito na tayo sa 50,000 level. And then, kung titignan mo yung trend channel na ginuit natin sa kanya last time, sumusunod pa rin siya. So, yun nga lang. Di ba sabi natin, akala natin MA9 yung support pero nasa malapit pala sa MA20. So, kung na-ride mo to, tong trend na to, simula na magkaroon siya ng drop or kahit dito na mag-rebound siya, yung last review natin is pwede na siya umakyat ng 7% naman. So, very bullish pa yan, guys, ha. So, meron pa siyang tendency. Hanapin natin yung resistance. Kasi support na yan. Dati resistance support na yan. So ang next na resistance level natin sa kanya based dito sa mga galawan is pwede siguro dito, kaya-kaya niya siguro to 51k. Tingnan natin dito sa mga 52,000 levels naman. So may konti pa siyang upside bago ulit siya mag-correct. Nagko-correct naman talaga siya eh. Kaya nga lang umakyat siya kasi nga marami na namang good news na lumalabas. So yung ating divergence na nakita sa kanya pagdating sa RSI, hindi na yan valid. So tatanggalin ko na yan. And then, balik tayo sa bullish area kasi yung MACD is okay siya plus yung ating RSI naman. So, bakit umakyat itong si Bitcoin natin? So, lalaki ng mga volume na galawan. So, ang sabi dito, CNBC, Bitcoin tops 50,000 level hitting a more than 3 months high. And then, ang sinasabi nga niya, reaching a 3 month high as the cryptocurrency continues to rebound, Bitcoin hit all-time high of 64K pala yung pinaka-high natin last April pero nag-correct siya ng 30 at then ngayon nasa 50,000. So, ang lakas ng volatility dito sa cryptocurrency. So, alam mo na yung pinaka-catalyst. Dito po, galing kay CNBC din. PayPal launches is cryptocurrency service in UK. So, di ba, medyo mainit si Binance natin ngayon kung hindi nyo pa alam. Kung nasa Philippines ka, hindi mo masyado itong mararamdaman. Pero nakaban si Binance sa UK at saka dito po sa Malaysia. So yung mga UK alliance natin, hindi po pinapayagan na mag-operate si Binance. Siguro kailangan pa niya ng mga regulatory approvals. So binan po siya. So nakakagamit lang tayo sa charting and then meron lang tayong ginagawa. Kaya tayo nakapag-trade naman sa kanya. So, hindi siya pwede as of this time. Pero itong si PayPal, very good kasi nakakuha siya ng regulatory approval sa paggamit po ng kanyang cryptocurrencies naman. So, very big to si PayPal na po usapan natin. Kaya very good catalyst to para masundan yung galaw po ng ating Bitcoin naman. Kaya bullish na tayo ngayon eh. Baka 55 na usapan dito, no? So, kayang-kaya na niya siguro itong 52,000. So, kung meron kang hawak, hold lang tayo kasi okay na okay po yung galaw. So meron pa rin naman akong hawak sa kanya, yung iba kinonvert ko, di ba? Nakita niyo doon sa vlog ko last time ko ay DV Pet doon sa mga NFTs, bumibili kasi ako. So ginamit ko yung ibang amount na nandito, pero meron pa rin akong hawak na binabantayan. So dati hinawakan ko si Alpha, tignan mo yung chart niya, and then ngayon isawa ko si Balance naman. So, naghahanap tayo ng yung mga pa-breakout pa lang kasi bumalik na itong si crypto natin, si Bitcoin. Susunuran na yung iba. Basta walang masyadong negative news dito sa ating major currency naman. Okay? So, pag-usapan natin yung pangalawa, si Dogecoin, yung ating paboritong i-hype ni Mr. Mark Cuban tsaka ni Elon Musk.
So, bumagsak pala siya last time, no? So, ito yung saluhan na sinasabi natin sa last review. So, bumagsak pala siya. Naka-recover siya and then bumagsak. Pero ngayon, pakyat na ulit. So, nagbago yun ng konti yung trend. Tingnan natin, ha. Ito pa rin naman yung trend, kaya lang medyo nagre-resist. Magiging bullish ulit tayo pag medyo siguro nasa 0.34 level na. Pero ngayon, naghahanap pa siya ng malakas-lakas ng support. So, support na. 0.31, 0.3, yung mga whole numbers natin. Kaya-kaya niya siguro yan, kahit dito sa 0.37. Sabi nga natin, basta hindi nagbago ng sentiment si Bitcoin, susunod din po itong ibang major currencies naman natin. So, i-adjust mo ng konti kasi above pa rin naman ng RSI 50. Medyo nagpo-pullback yung ating MACD naman sa kanya. So, si Mark Cuban pa rin, galing kay The Ascent na news natin. Mark Cuban says, Doge is the people's way to pay. So, parang ginagawa yata major currency itong si Doge natin. Billionaire investor Mark Cuban has again given Dogecoin a boost in recent days after claiming Doge is the people's way to pay. The tweet on Saturday, and nag-tweet din pala, has helped push the coin's price by around 30% and Dogecoin into enthusiasts as shibes. Sino iba? Ito ba yun? Continue to be delighted as both Elon Musk and Cuban tout the coin's potential as a digital currency naman. Ayan. So, meron siya yung news eh. Pwede nyo basahin ito mamaya. Pero based dito sa kanyang chart, medyo mahina siya. Pero tingin natin, gagalaw din naman. Kaya magandang i-hodl muna. Hodl-hodl muna tayo dito sa ating mga cryptocurrencies naman. Okay po. So, yan lang nakita natin. And then si Ada, ito talaga yung medyo the one that got away. Maaga nating napakawalan. So, diretso pa rin po yung galaw. Yung dinodrawing natin na extended Fibonacci, nakita mo naman, talaga binutas na niya. No? So, ito yung last na review natin. Thursday yata, nung huli tayo mag-review, o Friday. So, 2.6 yung nilagay natin na resistance. Nandito pa lang yung mga candle. So, from that area, pag sinukat mo siya ngayon, 15% na po yung ginalaw niya. So, medyo bullish talaga eh. Kasi nasa overbought siya eh. Nag-drop, and then ngayon, papunta na naman siya sa RSI 88. So, malakas na itong si Ada natin. So, sabi nga nila, third world's biggest cryptocurrency, worldwide na itong si Ada natin. So, meron siyang mga optimism, di ba? Marami tayong binanggit last time. Yung kanyang forking, so di pa natin masyadong kabisado yung mga terminologies, pero based dito sa mga news, Cardano price, why is Cardano going up? Ang sinasabi niya dito, meron siyang sinabi dito, dalawang reasons, the other cryptocurrency is currently going through all-time high and expected to surge to greater extent in the future. Couple of reasons, traders and investors have previously experienced a massive drop and then bumalik. And then secondly, the crypto network is about to get a software update which will enable it to compete against better rivals such as Ethereum. So, pupunta nga, di ba sabi natin last time, pupunta sa decentralized finance itong si Ada Cardano natin. So, alam ko yun yung pinaka main reason. Eh. Kaya nga yung isang entrant natin dito sa Binance, si WAXP yata yun, or si Loopring is a decentralized finance din, so kaya maganda rin yung kanyang galaw. So hanap tayo guys ng yung mga DeFi na sinasabi nila dito sa ating cryptocurrency. So sila yung mga malalakas yung galawan ngayon. Tingnan mo si Ada. So 2 USDT lang siya, pero mabigat kasi itong si Ada eh, kaya yung mga galaw niya, laki ng epekto sa kanyang market cap. Pero pinapasok siguro siya kasi kung value lang ang usapan, 2 USDT lang si ADA. Kumbaga, murang-mura siya, di ba, as compared. Parang si Globe at saka si Dito Telecoms natin, Dito CME Holdings, di ba, last time piso lang si Dito CME, samantala si Globe is alalaki. So, nung hinipe siya, umakit naman siya kasi meron naman siyang catalyst talaga si Dito Telecom. So, parang ganito din siya. Itong si Ada Cardano, maliit yung amount, yung volume is malaki, mabigat na talaga siya, pero since attractive yung price niya, pinapasok siya ng mga traders. Plus, meron pa siyang mga catalyst na pumapasok naman. So, kung gusto mo siya, dahil medyo uptrend naman, kahit medyo exaggerated na siya, next resistance dito na sa $3 na po USDT itong si Ada Cardano naman natin. Okay? So, next natin si BNB. So, unexpectedly, umakit din po siya. So, siguro nga kasi lahat ng crypto sa kanya dumadaan eh. So, kaya umakit din itong si crypto natin. And then, papasok si si Mobox, Mbox. So, umakit na to last time eh. Pero, hindi ko alam bakit biglang tinanggal last time. So, makita mo, ngayon is nasa 11% na pala. Kanina, 10% lang. So, umakit si BNB.
bullish siya. Most likely, i-re-retest natin yung previous resistance, 599. So, uptrend siya. Medyo malayo pa naman yan. Pero, ganun nga. Parang ganun yung pupuntahan niya, diba? So, overbought na. Careful na lang ng konti kung papasok ka pa lang. Pero, meron nga siyang momentum. So, baka mag-pause siya bukas. Pero, kagaya ng nangyari kay ADA, itutuloy niya pa rin yung run up. Wala tayong makita masyadong negative news. Kung trend channel ang usapan, lampas na siya eh. So, naka-breakout na siya. Oh. Ayan, oh. So, titestingin na natin yung mga resistance. Currently, resistance yung 499 or 500. So, 599 ang usapan pag medyo nabutas po yung ating 500 level naman sa kanya. So, okay na okay yung ano, yung RSI sa MACD natin sa kanya. So, grabe. Lalakas ng ano, ng galawan natin. So, may news tayo. Galing kay investing.com. Si WAXP pala yan. Wala tayong nakitang ibang catalyst dito kay ano, kay Binance. Mamaya pag-usapan natin si WAXP. So, ganoon na lang muna. Follow mo na lang yung trend channel kung gusto mo ng support. Ang support natin is nandito sa 463 level naman. So, yan po kasi yung previous na breakout na price action po nitong si Binance naman natin. And then, yung isa sa mga gainers natin, dalawa pala si LRC sa kasi WAXP. Pero itong si WAXP, bagong pasok. Kaya, ano to eh, umakyat. So, makita mo isang kandila. So, kapapasok niya lang. So, ganyan talaga ang galawan, guys. So, laki niya, no? Pag sinukat mo, 200%. Pero ngayon, bumabagsak na siya. So, ingat ka lang. First day, ganyan talaga. Bagsak na siya ng 3%. Kung gusto mo siyang i-trade, tingin ka sa 15 minutes, parang mahina din siya eh. So, most likely, kung hindi siya maka-breakout dito sa area na to, magbe-breakdown din itong si WAXP naman natin. So, ano lang yung mga traders yan eh, medyo sentimental, bagong pasok, syempre, dudumugin po ng ating mga traders naman. So, basahin natin to. Nilist niya si WAXP. Wala na ibang masyadong catalyst. So, anyway, later on, kikilalanin natin itong si WAXP sa mga susunod na araw. Pero, too late na siguro dito sa current price action niya kasi mataas na. Actually, ang magandang gawin sa kanya is shorting kasi pwede siyang mag-breakdown dito eh. So, magkakalaman later on. Pag nag-breakdown, so, marami mang bubuhos dito kay WAXP naman natin. And then, lastly, itong si, ano, LRC, akala ko RLC nung ano eh, nabaliktad yung ano eh, yung galaw niya. So, tingin tayo ng catalyst niya muna. Okay. Si Loopring naman. So, ang nakita ko sa kanya at napapansin niyo sa mga previous vlog natin, mga decentralized finance po yung pinag-uusapan. Ayan. So, yan yung bagong hot dito sa cryptocurrencies kaya umakyat po itong si Loopring naman natin. Sa 15-minute chart, nagko-correct na siya. Pero sa day chart, balikan natin siya. So, ayan o. Kita mo, nag-spike siya. So, nag-expect ako, magbabounce din to dito sa mga 0.44 half body ng candle. Kasi support yan eh. So, pag na-retest niya. So, profit taking muna kasi umakyat naman siya talaga. Ngayon is gain pa rin siya 13%. Pero sa peak niya, laki pala o. Tignan mo, sukatin natin maigi. Dito sa pinaka-peak, umakyat siya ng ano, 69%. So, mantakin mo, di ba? Kung nahabol mo siya dito sa, di ba, kalalampas ng ano, ng support line. Ayan. So, basta walang negative news, okay yan. Kaya naghahanap ako ng mga ano eh, ng mga ganito. Yung isang binabantayin ko last time, itong si Alpha. Napakawalan ko din to eh. Pero, umakyat siya. Nag-breakout siya dito. At saka itong binabantayin ko ngayon, itong si Balance. So, kasi kaka-breakout pa lang sa ano eh, MA100. Kaya yan yung mga hinahanap natin. Babalik din kasi yan eh. Babalik at babalik sila. So, nakita mo yung mga potential. Alalaki ng mga gap area na yan na pwede niyang balikan naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for the day. So, very good. Short quick reviews. Madali lang naman makita yung trend. Wala silang masyadong news. May isang good news sa isa. Dire-diretso na po sila. Pare-parehas po yung kanilang mga galawan naman. Okay po. So, yun lang yung ating review for the day. So, short and quick. Please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na crypto channel. Abangan mo yung mga videos natin kasi meron pa tayong sinusubukan na ibang NFTs. Yun nga, yung play to earn games. Ayan. Napagbabaliktad ko siya. So, ang isang tinatry ko ngayon is si ano, Plants versus Undead naman. Ayan. So, kasi kung pamilyar ka kay ano, Plants versus Zombies, madali lang siyang laruin naman. Okay po. So, yun lang.
At yung ating BodegaPik pala, so yung ating website guys, yung ating cryptocurrency na channel, kung gusto mo ng guide investing, di ba nag-invest ako sa mga NFTs, gusto mo ng guide trading, so meron din. So check mo na lang po yung ating Patreon channel naman. So yun lang po, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.